Saka tila mo, hanggang tuhod na ni Kuya, oh, doon. Nakapit pa ito, doon lalo. Mas lalalim pa yon pagdating doon sa puno ng sinyog na yon. Sige nga po. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Ito pong sinapit ng mga taga Agoncillo, Batangas. Mukha lang siyang binaha, no? Pero ang kwento sa amin ng mga residente rito, yung nakikita ninyo na mukhang binaha ay dating sementadong parte o lagpas o part ng shore actually ng ano ng lawa ng Taal. Pero dahil nga nung nagkaroon ng pag-aalboroto yung vulkan, umabante raw ng 20 meters yung tubig at lumalim ng additional 3 meters kaya lumubog yung mga bahay. Tingnan nyo ito, may piggery pa. Ayan yung mga baboy. Baboy pa. Subukan natin bumaba. Sana hindi ako tumambling. Kaya mong bumaba? Ano? Sige. Subukan natin bumaba. Ito yung piggery na hindi naman siya inabot ng tubig. Pero sa bahaging ito, tinan niyo yung bahay, halos hindi actually yan bahay eh, mga pig pens din yan. Pero ayan yung bahay. Inabot na rin ng tubig. Inabot na rin ang pagtaas ng tubig. Hindi lang yan ang mga bahay na nalubog dito. Meron pa roon sa bandang doon. Puntahan natin. Ito, baybayin natin tong kalsadang to. Para makita ninyo kung paano lo umabante yung tubig at lumalim naman. Samantala, sa ibang parte ng lawa, ng Taal, bumaba yung tubig. Sa kanila, tumaas. Ayan, ang parte ng Volcano Island. Makikita nyo sa inyong harapan. Dito tayo dito. Ito, tingnan nyo. Bahagi na to ng kalsada. Pero ayun na agad yung tubig. Hindi yan ganyan dati. Ang tanongin natin si ating nag-aayos mga gamit niya. Ito, tingnan nyo. Yung bahay nalubog na. Hi! Good afternoon po! Saan po kayo papunta? Bali, babalik na po kayo sa evacuation? Pero kwentuhan mo ako, Nay, ano to dati? Ito, ano to dati? Ito, ano po yan dati? Lupa ang dati yan. Lupa! So, kumbaga parang shore. Pero ngayon, naging parte na ng lawa. Bakit daw po nagkaganon? Tumaas ang tubig. Tumaas at umabante.
Gaano po ko kataas yung itinaas? 20 meters yung ano. Mula doon sa Mekong yan, ikon yung puro kanu yan, katihu yan, yung nakaluta mo ngayon. Opo. Ngayon, oh, ito, mabukin mo dito po. Bale, ito po yung sinasabi ninyong boya, no? Yun, oh. Yung nakikita ninyong parang lumulutang-lutang na yun. Oh. Doon po dati ang simula ng shore. Doon po yung simula ng lupa. Wow. Ng ano, ng kumbaga beachfront, ano? Yung beach, ng side ng beach. Pero ngayon, hindi na kasi ayan, tingnan nyo. Tubig na. Tubig na. Bali, tumagilid ho ang lupa ko dito. Doon sa San Nicolas, bumabaw ho ang tubig. Ah, Lega ho. Oh. Dito naman ho lumalim. Ah, so kumbaga na tilt. Oo. Oh, ah, kaya yeah. Sa inyo lumalim. Hmm. Ano po pangalan ni sir? Frankie ho. Ang pedido po? Mendoza po. Eh, paano nakabuhayan natin, sir? Ay, wala na ho. Dahil na ako na ho. Kabuhayan at kabahayan, paano po? Ay, di... Hindi na ako tintulong sa mga nakakakon, ho. Uh-huh. Yung mga matataas ng mga... mga matutulong sa amin, ho. Nakakaisda naman po tayo. Oo, kakunti ho ngayon ng isda, ho. Mahina na, ho. Bakit po? Ano po yung dahilan? Ay, ang iba, ho, siguro, eh... Nakawala. Nakawala na. So, paano po ito ngayong bahay nyo? Saan kayo pansamantalang... Lilipat muna sa Kwan, sa Bano ng Lemere. Uh-huh. Dahil meron pa naman kami doon. Nasisilip nyo ba yung siwang ng bintana? Ayun, no, nakikita ninyo sa loob. Pinasok na talaga ng tubig, oh. Tapos, kung titingnan ninyo, sa tapat ng kalsada, ayan yung kalsada, meron silang ginawang parang mga kubo-kubo. Doon sila pansamantalang... nagsistay kapag pinapakain nila yung mga isda nila sa kanilang mga palaisdaan. Bale, salamat naman, i-stock muna yung patukaw sa isda. Oo. Tapos tsaka nila papakainin. Sige po, salamat po. Salamat. Ingat po kayo. O, so, punta tayo dito. Ang isa pang tinatanong ko, no? Kasi, ayan, tinan nyo. Yan, o. Bahay na yan, o. Oh? Nawarak, tinangay na ng alon. Oh, tingnan nyo. Ito yung bahay ni Kuya. Ayan na rin yung shore. Oh, eh, inano na yung... Ayan na rin yung tubig. Eh, sa madalang dati, yan yung simento. Papunta sa... bahay. Diba? Oh, tingnan nyo kung gaano kataas oh, yung sagwa ni Sir, oh. Tsaka tingnan mo, hanggang tuhod na ni Kuya, oh, doon. Nakatipa ito, doon lalo. Mas lalalim pa yon pagdating doon sa puno ng yog na yon. Sige nga po, baka pwede pong ipakita natin kung gaano kalalim. Kasi sabi, 3 meters, eh. Ayun, ho, sa magdaro 3 meters, lalim po pala yung ayan, tingnan nyo si Kuya. Lampas tao na yun. Saan? Pagdating po doon sa may boya, doon sa kulay orange? Doon ho, dati. Dati, doon lang yung... tubig. Hanggang doon lang ang tubig, tapos dito, lupa na. Ngayon, hanggang dito na ang tubig. Maaaring nyo na yung 30 meters ng layo din ho. 20 to 30 meters. Ayan yung isa sa mga problema ng mga mangingisda natin ngayon. Meron silang kabuhayan, konti, kasi nakaalpas yung iba nilang isda at yung kanilang mga bahay naman ay nasira. Ano pong barangay to sa Agoncillo? Ano po? Sitso Manalaw. Sitso? Manalaw. Malanaw? Manalaw. Manalaw. Sitso Manalaw. Barangay Subic. Subic? Subic Ilaya. Ano pong kailangan nating tulong, sir? Ano pong kailangan? Yung mga kaitonti, mayroon at saka lula. Ano po yun? Luna ho at saka yung bako. Narakay niyo pa, no? Yung mga pantingding. Yung hero pang... Sawali, sawali. Ay, hindi yung hanoblock. Hindi. Plywood? Ganun ba?
Ayan, tulungan po natin yung mga mangisda natin dito kasi wala na silang tirahan. Ayan, dito na lang sila sa tapat. Tapos eto pa isa nilang kalaban, araw-araw. Nakikita nyo ba yung alikabok na yan? Tapos nakikita nyo ba yung mga mangisda natin eh? Wala man lang po silang goggles. Si kuya naka-face mask pero yung dalawa nating kuya... Wala sila mga face mask. Wala iba yung mga baga siguro nito. Wala lang face mask. Ubus na. Ayan, kung meron pong face mask. Ayan na. Dahil walang kaila dito ito. Oo, ayan. Dalahin nyo po dito sa Subic Ilaya. Sitio. Sitio. Manalaw. Ayan. Hanapin nyo si Kuya. Gronwell. Ayan. At si Kuya. Ruben Malihas. Ayan. Kahit nga simpleng lona, ikinatutuwa na nilang may maibibigay po kayo. Yung mga may-ari ng billboard companies, kung di nyo na ginagamit yung mga sobra ninyong billboard o yung mga napaglumaan nyo ng billboard, padala nyo na dito. Salamat! Ingat po kayo, sir. Aasahan namin, ma'am. Opo, ayan. Aasahan nila ang tulong nyo. Okay. Ingat po. Tapos, balik na po tayo sa... Pagkatapos magpakain, balik na po tayo sa... Ano, ha? Ingat po kayo. Kasi hindi sila dito natutulog. Parte to ng 7-kilometer danger zone, eh. Pinayagan sila na mapakain yung mga isda nila. Marami pa talaga. Ayun, tanyo, bahay to, bumagsak. Marami pa po talagang gagawin dito sa Batangas. Sana huwag po natin silang lubayan ng tulong. Live po mula dito sa Agoncillo, Batangas.